It's on Red Hour. Hi mga PP! Hello, hello, oh, 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 I love you. Naligo na ba kayo? Kumain na ba kayo? For today's YouTube video, ako po ay mag-home decor haul. Sobrang dami na request na gumawa ako ng home decor haul. Marami akong na-discover, nakitang biniling mga gamit sa bahay. So ngayon, i-share ko sa inyo. Kasi ang dami nagtatanong, Pamsa mo binili to? Pamsa mo binili to? Pamsa namin gagastusin pera namin. Para akong mainis sa ulo. Halos lahat ng mga home decor ko, binili ko online. Kasi kung di nyo alam, may pandemic. Hindi ako lumalabas kasi takot talaga ako. Lalabas na ako kung mag-grocery or magpapa-dentist, ganon. Di ko kaya mag-shopping sa labas. Pero yung kamay ko, ayaw tumigil. Ayaw niya tumigil mag-check. Out saan? Sa Lazada po! Pag sinimula niya yung Lazada, hindi na yung titigil. Sinasabi ko sa inyo. Bago tayo magsimula sa Lazada home decor haul, may share lang ako sa inyo. Itong Huawei phone ko, dinownloadan ko ng Lazada. Kasi addict na po siya mag online shopping. Nakuha ko yung Lazada app sa Huawei App Gallery. Which is yung world's third biggest app store. Hindi lang po Lazada yung meron sa Huawei App Gallery. Marami pang e-commerce na applications doon na pwedeng gamitin for necessities and even for leisure. So, bukod sa Lazada, meron din Shopee, Laura, Shopback, Beauty M&L, at marami pang iba. Para sa mga Huawei users, tsaka mga nagbabalak na bumili ng Huawei phone, sa App Gallery, marami yung pwedeng i-download na applications. Ayun lang, share ko lang. Yun lang naman po. Mamaya na ulit ako mag-share. Simulan na natin ang whole video. So, halata naman na hindi ako papasang aesthetic person, no? Pero yung mga bagay-bagay dito sa bahay, gusto ko aesthetic. Ang dami ko nakita ang aesthetic home decor sa Lazada. So, kung i-share ko sa inyo, lalagay ko rin yung mga links sa description box para madali nyong mahanap. Kaya na mukha kong minest. Ngayon mukha kong itlog na nasa nest. Ngayon mukha kong kontrabida sa Harry Potter. Ang dami kong daldal. Pwede ba magsimula na lang talaga ako? Lalagay ko na lang yung timestamp sa comment kung saan ako nagsimula. Unang-una, pati mga frying pan, mga panluto. Sa Lazada ko binili. Yung brand na binilan ko ay Becca. Induction pearl pans. Yung isa fry pan, yung isa maliit na sauce pan. Ang nagustuhan ko sa kanya ay yung kulay. Pati panluto, gusto ko aesthetic. Sabi ko home decor, tapos puro panluto yung inuna ko. So, ito pong air fryer. Si Mr. Benedict Kuwa po ang nag-convince sa akin na bumili ng ganito. Kasi sobrang dali niyang gamitin. Tapos naghanap ako ng kulay puti para match doon sa kitchen ko. Kasi ginawa akong puti na, diba? Medyo pricey siya. Pero kasi, natatakot ako bumili ng sobrang mura kasi baka madaling masira. Eh gusto ko yung mga bibilhin ko ay mag-last sa akin. Okay siyang panluto. Pati mga chicken breast, sobrang maluluto. Pero, dapat masipag kang maglinis. Kasi, kapag hindi mo nililis agad, magiging super oily. Yun lang naman. Ito yata na-share ko na din sa ibang vlog. Bumili ako ng window film, Prism Eclabu. Super mura neto, nagulat ako. At maganda yung product. Pag dinikit mo siya sa bintana, tapos nasinaga ng araw, nagkakaroon ng prism. Lalagay ko yung picture sa screen kung ano yung tsura niya. Ito nabili ko na 360 pesos. Dalawang bintana na yung nalagyan ko. Ano ba, Pam? Home decor, diba? Bakit basahan pinapakita mo? That pala tinitle ko dito, The Tita Hall. Naginap ako ng mga white na basahan. Alam kong medyo risky to, pero gusto ko kasi black and white and neutral na lang mga kulay ng mga gamit ko dito sa bahay. Except dito sa aking gaming room or office. For 324 pesos, mayroon akong 12 pieces na microfiber na towels. Ito yung ginagamit ko pang punas ng kamay tsaka mukha. Bumili rin ako ng peppermint essential oil. Hindi ko lang kung saan ko narinig or nabasa to, pero yung peppermint daw, nakakataboy ng mga daga-daga, ganun. Dito sa condo kasi parang may mga daga paminsan. Ano? Nung dumating to, sobrang balot na balot. For safety nga naman kasi liquid yung product. Ito na. Sobrang dami nagtatanong kung saan ko binili itong mirror na to. Ang daming screen time sa Instagram ko. Nagulat din ako sa presyo. 2,540 pesos. Pero sobrang laki. Siguro yung mga ganun sa department store, aabot siguro ng mga 8,000, 9,000. Pero ito 2K lang. Akala ko maliit lang siyang ganun sa picture. Dumating ganun, no? Amazing. Tatrabahuin ko talaga yung link sa baba para madali nyo ma-explore yung mga products. Ito yata parang IKEA product to. Di ako sure. Reaction niya dapat nasabit. Akala ko rin maliit to, pero dumating sobrang laki. So dapat ihahang siya sa wall. Kaso sobrang laki niya. Hindi ko na lang hinang. Ginawa ko na lang nasa floor siya. Laki kasi. Isang vertical shelf. Parang IKEA product din yata to. Medyo pricey siya, 5,900. Pero sobrang satisfied naman ako sa product. Dumating siya na hindi naka-assemble, pero madali siyang buuin. Ako lang mismo yung bumuo. Sobrang dali lang talaga, may mga gaganunin ka lang. Tapos, boom, yun na. Eto, napanood ko sa YouTube video ni Gabby Garcia. Hand Jewelry Kinesu. Nagulat din ako sa presyo niya, 270 pesos lang siya. Pero okay na yung quality. Sinibitan ko lang siya ng mga sing-sing ko. Thank you, Miss Gabby, for sharing.
sharing this product. So, habang in-explore ko yung kamay tingin na yun, nakita ko rin itong isa pang kamay. Mas matangkad siya, pero mas manifest. Medyo mas pricey din pala siya. 588 pala to. Pero ito, mas maganda yung quality. Pag hinawakan mo, mas mabigat siya. Pinang-decor ko lang siya sa room ko. Nilagyan ko ng scrunchies. Ito, next! Sobrang saya ko dito, kaso medyo mahal. Oh my god, ang mahal nga. Mga Greek kinesu na flower pots. Actually, yun dito yung isa. Wait lang. Dumating siya na ito lang. Tapos nagpagawa ko ng flower arrangement kay Ate Ashley or Flora by Petra. Yung isa, pink yung theme para dito sa aking office. Tapos yung isa naman, mas malaki siya. Tsaka mas mahal. Pero pina-arrangean ko dun kay Flora by Petra. Medyo pricey sila, pero wala eh. Marupok ako sa Lazada. Nahilig talaga ako sa color white. So yung room ko, ginawa kong puti. Bumili ako ng mga puting pillowcases para sa unan ko. Kahit alam kong maninilaw yon dahil dug yun. Ito, dalawa na. For 299 pesos. So, parang 150 isa. Ito! Bumili rin ako ng white na kumot for 250 pesos. Sobrang ganda ng quality. Sobrang lambot. Tapos 250 lang. Mahal na naman na ito. Anong pinagbibili ko? Bumili ako ng marble tray pang design sa kwarto ko. 1,177. Oh, mahal! Pero maganda yung quality. Sobrang bigat niya. Isang gold tray na mirror na pabilog. Ayun pala, bukod sa white, gusto ko rin ng gold. Alam niyo dati, ayoko talaga ng gold eh. As in, mas silver akong person. Siguro after na itong video na to, gagawa rin ako ng room tour para legit YouTuber na. Grabe, di ako nag-room tour talaga. Kasi wala naman akong room dati. Oo, wala nga akong room dati. Never ako nagkasariling room ngayon lang. At dahil yun sa inyo, love you guys. Tapos bumili ako ng mahabang silk pillowcase kasi may binili rin akong unan. Teka lang, mamaya pa yung unan eh. Wala pa, hindi pa siya yung next. Parang hindi siya pang 610 pesos. Or baka kasi silk nga. Yung silk na material kasi okay daw siya pang pillows. Para hindi mag... Hindi ko alam. Para daw di ma-damage yung buhok. Yun ba yung advantage ng silk pillowcase? Bumili rin ako ng adhesive hooks na nilagay ko sa dingding at sinabitan ko po ng necklaces. 6 pieces yung dumating sa akin. Medyo mahal pala. 518. Pero maganda naman yung quality kasi. Hindi ko na lang inisip yung pera eh. Doon na lang ako sa quality talaga eh. And in fairness ah, hindi siya nahuhulog. Kapit na kapit po sa dingding. Isang wooden basket na nilagyan ko ng fake plant. Kasi kapag tunay na plant, baka mamatay lang sa akin. Tsaka baka halongkatin ng mga nga pusa ko. So, mas okay na yung fake. Yata. Actually, ayaw ng nanay ko na mag-fake plants ako eh. Kaso, kaysa naman mamatayan ako ng halaman, di ba? 1-2 tong basket. Alam ko may mga tig 300 neto kapag bumabiyahe ka sa probinsya. Kaso nga lang, wala akong kotse pang biyahe. Super happy ko dito sa rack na to. Kulay puti siya. Nandun sa kwarto ko. Sinabitan ko ng mga aesthetic clothes. Mahal din pala to. Ang bait. Ang mamahal lang binili ko na. 2,300. Pero maganda kasi yung quality. Alam ko parang IKEA din to. Ako din po yung bumuo. Bumili din ako ng door hanger. Sinabit ko sa kwarto ko para yung likod ng pinto may silbi. Sana all likod ng pinto. Sinabitan ko yun ng bag. Tsaka buti lang kulay puti yung binili ko kasi nag-camouflage sa pinto. Ang mahal nito. Isang maliit na basket. 995. Ano mo? Kino-question ko na mga decision ko sa buhay. Ikaw, check out ka ng check out. Hindi ka nag-iisip. Huwag sinisi yung kamay. Kung sa makikita nyo sa picture, dapat ito yung product na makukuha ko, diba? Parang Golden Globe Egg Labuna, 2,000 pesos. Pero ibang design ko yung dumating sa akin, ma'am, sir. Pero okay lang din, satisfied naman ako dun sa dumating na product. Pero ang weird lang, na ibang product yung dumating, ito yung binili ko, pero iba yung dumating. Bumili din ako, ng side table na kulay puti na parang medyo tray-ish. Dun ko pinatong yung gold mirror kanina. Ako rin po yung bumuo nito. Nakaka-relax pa lang, gumawa ng furniture. Madalas kasi nagpapabuo lang ako sa mga kuya-kuya eh, tsaka sa kapatid ko. Pero nung ako na yung gumawa, oh my gosh, I'm so weak. Natetest talaga ang aking strength, abilities, and building skills. Speaking of building, di pa rin ako marunong mag-build sa Fortnite, nakakainis. Ito yung fake plant na nilagay ko doon sa mamahaling wooden basket. Ayun pala yun, Scandinavian style. Yun yung sinesearch ko sa Pinterest for inspiration. Mahal pala na ito, 3K? Duh! 3K para sa fake plant. Maganda naman yung itsura pa. Home source yata yung title nung shop sa Lazada na pinagbibilan ko ng mga kung ano-ano. Sa Rizal yata yung warehouse nila. Hello? Sa Lazada ko pala binili yung duvet ko? 2,399 na duvet cover. Ay, hindi pala. Duvet filler pala. Tapos hindi na ako bumili ng cover kasi gusto ko naman puti. Sabi dito, high quality. At opo, high quality nga talaga siya. Sobrang satisfied ako doon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin pinapalabhan. Simula nung binili ko siya, nilagay ko sa kama ko, ganyan. Ilang buwan na ako natutulog doon. Hindi ko pa rin pinapalabhan, Diyos ko. Yari ako sa nanay ko.
Bumili rin ako ng mga cable wire organizers. Yung transparent yung binili ko. Kasi spider web na po dito sa aking office. Ano, may adhesive tape na rin nakasama na nakakot sa shape nila. So, madali talagang gamitin at ikabit. Tapos, bumili ako ng guitar stand kasi pakalat-galat yung gitara kung di ko naman ginagamit. Dalawa yung binili ko. Kasi meron din ako ukulele. Kaso nga lang, ang laki masyado. Hindi siya okay for ukulele, for guitar lang. Binili ko rin tong Nordic plastic vase. Super plastic niya. Pero okay lang kasi 99 pesos lang naman siya. Tapos ilagyan ko ng fake flowers. Binili ko din tong 29 pesos na plastic pot na hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ilalagay ko. Bakit ako bumili nito? Bakit? Kayo, baka nag-arap kayo ng ganito. 29 lang. Ito, binili ko rin tong wooden something. Pang decor lang po talaga to. Medyo pricey siya. 2,500. Nilagyan ko siya ng parang pompous. Basta yung parang palay na halaman. Pang decoration lang talaga. Ito, nagulat ako sa presyo nito. 380 lang. Pero ang ganda ng basket. Parang siyang pang centerpiece. Wood yung ganon. Tapos kulay black yung bakal. Geometric yung style. Pero gulat talaga ako sa presyo. 380 lang. Parang siyang pang 750. Alam mo yun? Ito rin, nagulat ako 150 lang. Pero ang ganda ng Christmas lights na to. Nilagay ko siya sa white kong mirror. Dun sa kwarto. Cold white, clean white. Basta hindi siya warm white. May iba-iba rin siyang mods. Pwede kang mag-fade. Pwede kang mag-party-party. Pwede namang naka-stay lang din. Ito na nga. Bakit ko to binili? Pero okay lang, satisfied naman ako. Bumili ako ng Dyson. Parang inisip ko na lang, regalo ko na lang to sa sarili ko para mas ganahan ako maglinis. Dyson Cyclone V10 Fluffy. 39,000? Para sa vacuum. Kaloka, besh. Actually, yung mama ko naman, okay lang sa kanya na binili ko to. Kasi, binayaran ko naman yung quality ng machine. Sobrang dali talaga maglinis. Tapos rechargeable pa, walang wire. Basta walang ahas na susunod sa'yo. Kahit saan ka pumunta, pwede kang mag-vacuum lang kung ano-ano. Bumili din ako ng diffuser kasi sobrang baho dito. Yun lang yan. 800 pesos. Malakas po yung buga. Tsaka maraming colors kapag kinlik mo ng kinlik. Binili ko itong waterproof white marble. Kasi plano kong putian yung table ko dati. Kaso nga lang hindi na natuloy. So, saan ko gagamitin to? In fairness naman, 139 lang siya. Pero sobrang haba na po niya. Binili ko itong shelf na to para sa ilalim ng TV ko. Dapat talaga parang console kineso yung bibilin ko. Kaso nga lang ang nipis ng area dun. So bumili ako ng maliit na shelf. Sa Sanyang shop ko siya nakita. Black and wood yung kulay. Pero parang bala kong putian. Ano ba ba? Lahat na lang pinuputian mo. Ito na yung mahabang pillow na binili ko. Medyo pricey siya, pero memory body pillow naman po. Masarap yakapin. Tsaka first time ko po magkaroon ng sariling kwarto. I-all out ko na yung mga unan, no? Tapos kinoveran ko ng silk na mahabang pillowcase. Kaya super lambot talaga niya. Kailangan ko nga lang ipalabay yung punda. Ito nakikita ko sa mga gift shops nung wala pang pandemic, nung nakakalabas pa ako. Tapos nagulat ako meron sa Lazada. Alam niyo yung moon na nag-iiba-iba pag ginaganon. Umiilaw siya. Tapos pag ginanon mo, mag-iiba yung kulay. Or mamamatay. Or mabubuhay. 490 pesos lang siya sa Lazada. Alam ko nga sobrang mahal nito doon sa Vertis ko yata nakita yun. Tapos may stand na siyang kasama na wood. Itong Roman pot eklabu. Hindi ko alam kung ba't ko ito binili. Pero 100 pesos lang. Hanggang ngayon wala pa rin akong nalalagay. Baka na naghahanap kayo ng mga Greek Roman pots, di ba? Puso yata yun ngayon eh. Binili ko rin tong white plastic na vase. Hindi kasama to. Ito lang siya talaga. Super gaan lang niya. Tapos nilagyan ko ng fake flowers. Sobrang yeah, 120 pesos, pero okay na. Roman pot ulit, pero ito 180 pesos, tsaka mas matangkad. Hanggang ngayon, wala pa rin nakalagay. Naghahanap pa ako ng pwedeng ilagay. Ito naman, ceramic vase, na parang trunk ng puno. Ba't ba ako bili ng vase? Wala naman akong nilalagay. Hindi to home decor, pero ginawa ko siyang pan-decor. Bumili ako ng wooden bags na hindi ko naman talaga gagamitin. Wala lang, sinabit ko lang sa dingding. Ito rin isa, rattan bag, Korean beach bag, straw bag, tote shoulder bag for women. Sinabit ko lang sa dingding. Ito rin isa, oh my god. Tatlo ba yung binili ko? Na sinabit ko lang. Pan-design lang talaga sa kwarto ko. Makikita niyo kung saan ko sila sinabit. Sa room tour ko, napaparating na po sana. And last but not the least, sa aking home decor haul, ay ito, white faux fur blanket. Color white yung binili ko kasi, hindi niyo pa ba alam kung bakit. 1,200 siya, medyo pricey. Pero, malaki naman siya. Nako-confuse lang talaga ako kung saan ko siya ilalagay. Sa floor ba? Sa kama? Sa table? Hindi ko alam kung saan ilalagay. Bili ng bili, di naman alam kung saan gagawin. Ayun lang guys, sana na-enjoy nyo itong home decor haul ko. Kung interesado kayo sa mga products, nasa baba lang yung links nila. Happy shopping! And speaking of shopping, parang gusto ko ulit mag-shopping. Wait lang. Wala na ba talaga ako imang gagawin? Hindi mag-shopping. Get some help. Ano te, ngayon naman sa Zalora ka mag-shopping. Ano na, Pamela? Pero sa mga nagbabalak pong mag-shopping sa Zalora, meron po silang promo. For all existing Zalora users, pwede kayo makakuha ng 15% off for a minimum spend of 1,000 pesos. And for new Zalora users, 18% off with no minimum spend.
Before ko i-end yung video, gusto ko lang din i-share na may promo din si Huawei. O, diba? Never-ending promo. Pwede nyong laruin yung app Gallery Farm para magkaroon ng chance to get coupons, vouchers, at marami pang iba. If interested kayo, lalagay ko yung link sa baba para makita kung paano nag-work yung app Gallery Farm. That is it for this video. Sana na-enjoy nyo po. At sana magamit nyo rin yung mga promo na shinare ko. Never-ending shopping, never-ending haul. Thank you for watching. Love you guys. Ingat. Good luck sa work. Good luck sa classes. Good luck sa pagtulog, sa pagkain, sa pagligo. Your Hall Laback Girl is signing off.